Good morning, good afternoon, and good evening, mga palangga. This is Insi Epicin. Hello, and welcome to the second episode of Lessons in Life. Our topic for today's episode is all about pushing yourself and never give up. But before anything else, I would like to acknowledge Michiko Walker, kasi this topic is inspired by her. Thank you so much, sis, for giving me your permission para magawa ko to. Anyway, tulad ng naunang episode, marami ang makaka-relate sa pag-uusapan natin today. Madalas kasi, naririnig o nababasa natin ang mga salitang, ayoko na, suko na ako. But, we also often hear or read the phrase, quitting is never an option. Meron ding, no retreat, no surrender. And most popular, don't give up. For some reasons, kunting kimot lang, agad tayong nagre-reklamo at sumusuko sa mga bagay na gusto nating gawin. But there are some people na talagang matapang, matibay ang loob, handang labanan at suungin ang bawat pagsubok, makamit lang ang tagumpay na hinahangad. Kaya, nakakabilib din talaga ang mga tulad nila. Kahit nahihirapan at napapagod, hindi mo maririnig sa kanila ang mga katagang, ayoko na, suko na ako. Pero kalimitan, kakasimula pa lang ng pakipagsapalanan o labanan, kaagad nagre-reklamo at sumusuko. Bakit? Dahil mahina ang loob. Mas nangingibabaw sa isipan nila ang negatibong pananaw. Ang mas masaklap pa, mas madaling panghinaan ang loob, dahil sa mga naririnig na mga opinyon ng mga taong kakilala o maging sa hindi kakilala. Siguro kung kayo nasa posisyon ko, marahil matagal na kayong sumuko. Lingid sa marami sa inyo na tanging tapang at lakas lang ng loob ang baon ko mula sa araw nagsimula akong mag-post ng pinakauna kong ginawang video sa Reels. In fact, marami akong dahilan para hindi ipagpatuloy ang pakikipagsaparan sa mundo ng social media. Why? Firstly, wala akong sariling phone o gadget para magamit sa paggawa ng video, pag-edit, pag-engage, at marami pang iba. Nakikigamit lang po ako sa cellphone ng mga junakis ko. Nakakatawa ba? Secondly, nilalangaw po ang mga post ko sa Reels. Kaya malaking pasasalamat ko na po kapag umabot sa 100 views sa buong 24 hours ang isang post ko. Napakasaya ko na po kapag sumobra pa roon. Thirdly, pahirapan ang voice recording kasi maingay po ang mga kapitbahay. It's either maririnig niyo po ang mga boses ng mga bata naglalaro o di kaya naman ang kantahan sa video key. Dagdag mo pa ang tahula ng mga aso. O diba, sobrang challenging. At hindi lang po yan. Malaki din po ang sakit ko. Na di naiiwasang sinusumpong ako sa kalagitnaan ng voice recording ko. Di naiiwasang maiinis. Minsan pa nga, maiiyak ako. Dahil nakailang ulit na sa retakes. Pero, nagpapahinga lang po saglit. Pinipikit ko ang mga mata ko, then I take a deep breath, inhale, exhale, ng ilang ulit bago bumalik sa recording. Pero ni minsan, hindi ako sumuko. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi, nahihiya po ako kay God. Ang Diyos nga, ang dami niyang pinagdaanan na masasakit at pagpapahirap sa Kanya bago binawian ng buhay ang katawang lupa niya. Na hindi nga siya nagreklamo at sumuko. Kaya sinabo naman ako para magreklamo at sumuko, di po ba? Niwala po
ito sa kalingkingan ng kanyang mga pinagdaanan, maisalba lang ang sangkatauhan sa kasalanan. Honestly, napanghihinaan din naman ako ng loob at napapagod din. Gawa ng tao lang din naman po ako. Pero hindi po hinahayaan ang mga yan para manalo laban sa akin. Instead, I give myself a break by silently sitting in a corner to reflect and casually to talk to our Creator para po akong isang batang nagsusumbong at nakikipag-usap sa Kanya sa tuwing ginagawa ko po ito. And after that, gumagaan po agad ang pakiramdam ko. Kumbaga, para po akong isang gadget. Feeling ko, fully charged na po ulit ako. Kaya, tuloy na naman ang pagkipagsapalaran. Alam niyo mga palangga, hindi lang tungkol sa pagre-reels ang pinag-uusapan nating pagre-reklamo at pagsuko ng marami sa atin. Marami pang aspeto ng mga buhay natin kung saan naging dahilan ng pagre-reklamo at pagsuko ng karamihan. Huwag po sana tayong papatalo sa mga negatibong emosyon natin. At huwag din po tayong papadala sa mga sabi-sabi o haka-haka ng ibang tao. Tandaan po natin na kahit kailan ay hindi po tayo iiwan ni God. Mas tayo pa nga po nang iiwan sa Kanya eh. Huwag pong sumuko. Instead, you pray to God. Make your faith stronger by believing in Him, by trusting His mighty power with all your heart, and offer to Him everything that you do. Sabi nga sa isang Bible verse, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And then, let God rule and lead your life. In that way, mas madali, mas magaan, mas masaya, at mas mapayapa ang buhay mo. Ganito po kasi ang ginagawa ko. Nagmula ng tinulungan ako ni God na tumayo mula sa pagkakadapa sa pinakagitna ng kadiliman ng buhay ko. Since then, I often ask Him to be the captain of my life. And voila, here I am now. I want to end this episode by telling you na kung gustong-gusto mo ang isang bagay, ipagdasal mo kung para ba talaga sa iyo yon o hindi. Kasi may mga bagay na kahit gaano pa natin kagustong gawin ito, pero hindi pala yun aayon sa gusto ni God para sa atin, kaya hindi tayo nagsucceed sa mga bagay na yon. Another thing is patience. Kailangan na matinding pagpapasensya kasi kumpara talaga yun sa iyo. Darating ang tamang oras, tamang panahon na magbubunga ang lahat ng mga pagsisikap at pagtsatsaga mo. Tuloy-tuloy lang sa pagdarasal at pagtitiwala sa Kanya para hindi ka panghinaan ng loob at gagabayan ka para makaya mong labanan at lampasan ang bawat obstacles na masasalubong mo habang nagpapatuloy ka sa biyahe ng iyong buhay. I hope na gustuhan niyo ang topic natin today at sana ay may napulot kayong araw. Share your thoughts and experiences if you like and if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Feel free to write it down in the comment section of this video. Thank you so much for watching, and I hope you will continue to support my upcoming episodes. This has been Insi Epicin, saying to God be the glory. See you next week.